Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po. Welcome uli sa ating panibagong edisyon ng Itulay Online Tutorial. So, ako po uli ang inyong tutor para sa araw na ito at sa time slot na 3 o'clock to 3:40. So, para po sa unang quarter. So, excited na ba kayo? Tayo po ngayon ay nasa huling markahan na ng ating school year. So, binabati ko po yung mga maaga pa lang ay nagko-comment na sa ating StreamYard at sa Facebook. So, si Miss Ongay, hello. At kapatid po mga nakakasama natin sa Kidapawan City. At meron po nagsabi si Ma'am Maria Concepcion. Sabi niya medyo malakas lang ang ulan daw doon sa kanila. So, keep safe po sa mga kalugar ni Ma'am Concepcion. At welcome din po sa nanonood sa atin na si Ma'am Diding Pescadero. Ayan. Good afternoon po. Welcome po sa ating first week ng fourth quarter. Ngayon po ay Matalino Friday. So for Math 9, ang ating pong pag-uusapan naman ay, so we will leave na po ng geometry. So nagpo-proceed na tayo sa panibago na naman pong content. For quarter 4, pag-uusapan na po natin ang trigonometry. So since nga po ito ang una nating session para sa trigonometric ratio, so more on ini-introduce pa lang po yung mga trigonometric functions na pag-uusapan natin sa mga susunod pang mga linggo. So, welcome po sa mga magulang na hanggang ngayon po na tayo po ay nasa fourth quarter, umaalala pa rin po sa amin sa DepEd. So, pati na rin po sa mga students na nanonood, welcome po. Atin pong gawing hindi komplikado ang pagkakatuto sa ating DepEd online platform. Okay, so para po sa ating unang linggo, ang ating pong pag-uusapan ay
ano-ano ba, i-define natin what are the six trigonometric ratios. So sabi ko, introduction pa lang po to. So we'll be starting by defining what the six trigonometric ratios are. Particularly, ang focus ko muna po for this session ay yung fundamental, the three fundamental trigonometric ratios. And then we will illustrate these ratios as well. Okay? So yan po yung ating mga pag-uusapan ngayon. So, correction na lang po, hindi ko bubuin muna yung, because of time constraint, I will focus on the first three trigonometric ratios po. Okay? So, pag pinag-uusapan na po natin yung trigonometric ratios, ang papasok talaga agad sa isip ng mga nag-aaral sa grade 9 ay yung mnemonic na SOKATOWA. Ayan, nakita niyo po sa screen nyo, SOKATOWA. Okay, so this will be our device. So it's a tool, yung mnemonic na so, pronounced, this is pronounced as so, ka, towa. Okay? So, ka, towa. So paulit-ulit natin siya maririnig ngayon kasi it will guide us kung paano natin mas madaling mamememorize yung formula ng fundamental trigonometric functions na binabanggit ko. What are these three fundamental trigonometric functions na gagamitin natin sa session natin? Ito po yung sine function, cosine function, and the tangent function. Okay? So, para po dun sa una, kaya so, bakit siya naging so? May H po sa dulo. Because we are talking of the sine function. So, it's yung una pong function, alam ko na para sa grade 9, ngayon nilang po siguro to na encounter, you don't read it as sin or kasalanan. So, it's actually an abbreviation for S-I-N-E or sine. So, sine theta, so itong symbol po na ito, that means an angle. So, pwede pong variable po kasi ang angle sa trigonometry. So, pwede siya sa trigonometry. So, pwede po siyang maging A, pwede siyang any letters in the alphabet. In fact, gumagamit din po ng mga Greek letter like alpha, beta, and gamma. So, normally, so ang gagamitin ko po for today ay theta at saka yung letters na pwedeng ma-involve doon sa ating triangle. So we have sine theta is equal to, kaya so, opposite over hypotenuse. Okay, so if our reference angle ay ito pong angle na ito, yan yung aking tinuturo. Therefore, we will involve, ang opposite po na tinutukoy itong height ng triangle. So opposite over the longest side is hypotenuse. Kaya OH, okay? O over H or so. Pagdating naman po ng ano ang kasunod na function. So, bukod sa sine, meron tayong cosine. So, ayan, kaya C na yung kasunod. So, cosine can be found by getting the ratio naman po ng adjacent at saka ng hypotenuse. So, ang adjacent, as we all know, yan po yung pinakamalapit sa ating angle. So, if our angle in question na ito pa rin po, same location, ito yung theta. So, ang adjacent, ito pong katabing-katabi niya na, pinakamalapit sa kanya na side, which is the adjacent, over the hypotenuse. Okay. So, yan po yung second sa fundamental trigonometric functions. And the last will be tangent. Okay. So, tangent theta is equal to, dalawang legs lang po yung involved natin. Opposite over adjacent. Okay, so yun po yung SOKATOWA. Balikan natin kasi napaka-importante po ng mnemonic na yan. So, sine theta is opposite over hypotenuse. Kaya O, SO, OH. So, opposite over hypotenuse for sine, while for cosine, it's KA, adjacent over hypotenuse. And for the tangent, it's the ratio of the two legs. So, opposite muna ang top number and then adjacent ang nasa bottom number. Okay? So, those are the first three. So, saka na po natin aralin yung, kasi meron pa yung counterpart yung SOKATOWA, KAUSHA-CHO sa iba, or CHOSHA-KAU naman sa iba. So, SOKATOWA muna po, isang mnemonic at a time muna tayo. SOKATOWA. Okay. So, let's try to answer some of the examples na pinrovide. So, habang pinaproject ko po siya sa screen, so, binabati ko po yung mga kasama natin from, yan, nagbabati sila ng good afternoon.
Okay, so hindi nila nabanggit yung kanilang school except meron taga-elementary from the Gohay Elementary School, South Sindangan District 2. So welcome po sa mga kasama natin from elementary. So alam niyo po, ang ito po yung kagandahan ng trigonometry, kaya nakaka-enjoy siyang ituro kasi hindi siya kasing complicated ng algebra. Kasi as long as you know the Pythagorean theorem, so as long as yun nga po, natatandaan niyo po yung mnemonic na binigay ko, madali siyang masusolve. That's why for some students, ito yung pinaka-favorite nilang content area sa math. Kasi napakadali po for them ng trigonometry. So, ito po yung example natin. First example natin para mapakita ko po sa inyo kung gaano talaga ka mechanical na to that effect ang ating lesson. So, let's say we are given triangle BCA whose right angle is at angle C. So, sabi daw, the hypotenuse C is equal to 23 units. And B measures, side B measures 17 units. So if we're going to solve the right triangle, okay, we need to find the remaining measures. So ano po ba yung mga nawawalang measure? Kasi ang given lang sa atin, isang angle at dalawang side. So for us to be able to solve the right triangle, we need to find the remaining two angles, the measure of the two angles, which are angle A and angle B, and the remaining side, which is side A. Kasi given na po yung hypotenuse, saka isa sa mga legs na B. So, the direction from the module, we are asked to express our answers up to two decimal places. So, kailangan po, since we need to be as accurate as possible, we will be expressing our answer up to nearest hundreds or two decimal places. Okay, so ang ating pong figure ay ganito. So we have, sabi nga dun sa problem, the hypotenuse C measures 23. So kaya ayan po yung ating figure na kinuha ko rin po sa module, by the way. Tapos, we know also that side B is equal to 17. So paano ba natin nililabel yung mga side? Kung mapapansin nyo po, yung opposite ng right angle, which is angle C, is called C. Normally, yan din po kasi ginamit ko, di ba? Sabi ko, I'll be consistent for a while. Gamitin ko yung C for the hypotenuse. Kasi ang opposite niya po in this case kasi ay angle C. And then, yung opposite ng angle A, yun yung side A. Okay, yun yung unknown. And we don't also know the measure of the other angle, which is angle A and angle B. Okay, so how are we going to find the measure of angle A, the measure of angle B, and the length of side A? Okay, so unahin natin, ano po yung tinatanong? Unahin natin muna yung anong function ang pwede nating magamit if we want to find the angle A first. Okay, kasi yun yung unang minention. Find the measure of angle A first. Okay, so dahil nga po ang hinahanap natin ay angle A, ito yun, nakamark yung ating reference angle. So, we need to use, dahil ang given natin ay adjacent side and hypotenuse, we need to use the cosine function. So, ka, adjacent and hypotenuse, kaya cosine. So, yun. So, ka. So, ka yung kailangan kasi adjacent and hypotenuse ang involved sa ating problem. So, we have, therefore, the formula cosine A is equal to A over hypotenuse. And we know that our hypotenuse is 23. So therefore, and okay, so adjacent natin dyan ay 17. Okay? So therefore, we have cosine A is equal to 17 over 23. So the hypotenuse is the denominator and the adjacent is the numerator. Okay? So be very careful. Yun lang po yung kailangan nating tandaan. Kailangan pina-follow natin yung mnemonic. So, adjacent muna ang top number and then hypotenuse yung bottom number. Okay? So, ano ang 17 over 23? So, using our calculator, we know that the quotient of 17 and 23 is approximately 0.7391. So, ipapakita ko po sa inyo paano natin, okay, let me share.
isa pa pong pwede nating magamit, di ba? Lalo na ngayon, nasa bahay lang naman tayo, di ba? Pwede nating magamit yung mga online calculators na pinaprovide sa atin, di ba? So, ito po yung i-share ko ngayon, yung paano natin pwedeng makuha yung hinihinging angle. Kasi ang ating formula, sabi doon, we need to find our cos of that value that I gave. Okay, so using the calculator that I'm showing right now, okay, let's just press the clear. Okay, so ang kailangan lang po natin ay kunin natin yung inverse ng sign. Kasi ang given this time ay value ng function. So, we will press second function or shift, sign, okay, and then yung ratio na involved. So, sabi ko, A, adjacent 17, and then hypotenuse 23. So, which is the value that 17 over 23 was given there kanina po, and it's equal to, okay, yan. So, tapos, close parenthesis lang natin siya. Para, okay. So, that will be our answer. Diba po? Okay, 47, para sa nagtatry sa mga may calculator, mapapansin nyo po na ang lumabas ay hindi naka-degree, minutes, seconds. Okay, so, it's 47.657, etc. So, anyway, ang sinasabi naman po sa direction ay according to our direction, okay, we just have to express our answer in decimal form. So, ira-round off lang natin yung ating nakuhang sagot dito. Okay, so let's go back to our PowerPoint. Ayan. So, tingnan natin kung ang kakalabasan ba ay parehas ng pinakita ko kanina sa ating emulator kanina ng Casio. Okay, so ayan. So, yun po yung magiging ating final answer. So, 42. I just wonder, siguro ang na-press ko ay sign. Ayun, kaya ganun. So, yun pala. Be very careful. Ang in-involve po natin ay cosine. So, let me just go back to this. Okay. Kokorek ko po. Kasi ang lumabas kanina ay 45. So, mapapansin nyo po, di ba? Kapag mali yung ating napindot na function, mali rin yung magiging final answer natin. So, dapat tama yung ating. Okay, ang ginamit ko po kasi ay sign, kaya yan yung lumabas. It should be, pwede namang ma-edit po. Yan. Okay. So, we will have to change this to cosine. Okay. Our second function, don't forget, second function, cosine, and our answer is parehas na po. Ayan. 42.34. So, rounded off to the nearest hundreds. Yan po yung nakita niyo sa screen nyo. 42.34 degrees. Okay? So, tama na siya. Nagkamali po ako kanina. I stand corrected here. Okay? So, let me now share again the okay. Yan. So, yan naman po. Okay. So, let's have the next example. Or rather, the next question. So, kung nakuha na natin yung measure ng angle A na 42.34 degrees, pinalo natin na up to 2 decimal places, we need to find out the measure of angle B. Kasi to solve the triangle, sabi ko kanina, the right triangle, kailangan natin makuha pa yung natitirang dalawa. And that is angle B and the length of the other side, side A. Okay, so nakuha mo na yung angle A from that part. Okay, so you can now get the measure of angle B. Since ang result natin sa part A, angle A measures 42.34 degrees, we just need to find the complement ng angle B. So, to find the complement of angle A, so ano ba yung formula sa pagkuha ng complement? Just subtract from 90 degrees. So, complementary kasi yung dalawang angle natin. Remember, may isa na tayong right angle, di ba? So, yung dalawang acute angle, the sum of these two acute angles should be 90 degrees. So, kung alam na natin yung angle A, we can solve the measure of angle B by subtracting it from 90. And the result, ay nakita nyo na po, 47.66 degrees. Okay. So, yan. Nakuha na natin yung first two unknown. And the last unknown,
So, gagamit lang tayo ng Pythagorean theorem. So, to find the length of side A, and we are asked to express it up to two decimal places, gagamit lang tayo ng Pythagorean theorem. Ano po ba yung sinasabi sa Pythagorean theorem? C square is equal to A square plus B square, or vice symmetric, pwede po. A square plus B square is equal to C square. So, ang ating given ay C equals 23 and B equals 17. So, plugging in our hypotenuse and one of the legs, 17, we have A square plus 17 squared is equal to 23 squared. Okay? So, kailangan yung longest side yung C. So, siya yung pinakamalaki, 23 squared is isolated. And then, of course, applying algebra. So, kailangan lang natin simple solving linear equation lang siya. Or quadratic equation lang pala in one variable. So, A squared is equal to the square of 23 minus the square of 17. And we know that the square of 23 is 529, while the square of 17 is 289. So, A squared is equal to 240. Just get the square root, kasi principal root lang yung kailangan natin sa final answer. A is equal to approximately 15.49 units. So, yun po yung ating mga sagot. So, ano yung mga sagot natin? Angle A measures 42.34, sagot natin kanina po, di ba? 42.34, angle B measures 47.66, and our last unknown, yung ating side ay nagme-measure naman ng 15.49 units. So, yung dalawa, don't forget po yung tamang measure, units of measure. In degrees, yung angle A and angle B, while this one is 15.49 units. Okay, let's go to example po dun sa module. Okay, ito na po yung ating example number 2. Okay, so first, we are provided that A, ang given naman po ngayon ay dalawang legs. A is equal to 18.5 centimeter, while B is 14.2 centimeter. What is the length of the hypotenuse C? So, kailangan mo natin hanapin una hypotenuse C and the measure of angle A and angle B. So, kung gusto mo na natin unahin makuha yung length ng hypotenuse, since we have already the two legs, madali lang po yun. So, just like what we did in example 2, we use Pythagorean theorem. So, we just plug in. Mas madaling i-plug in to kasi C squared is what we need to find. So, naka-isolate na siya. Is equal to the square of A, which is for 18.5 cm plus the square of B. Okay, so following our correct procedure, square muna natin each value given and the answer is 342.25 plus 14.2 naman po squared ay 201.64. And adding together, ang sum po ng 342.25 at saka 201.64 is 543.89. Therefore, to get C, just get the square root of 543.89 and that will give us C equals 23.32. Okay? So, it doesn't matter kung mauna yung Pythagorean theorem, depende po yan sa atin. So, after na nakuha na natin yung lahat ng side, so meron na tayong 14.2 centimeter for side B and 18.5 centimeter for side A and side C, the hypotenuse, is 23.32 centimeters. So, kailangan na natin ngayon tanungin sa sarili natin, if we want to find an angle, one of the acute angle, what trigonometric function should we use? Ang given ay yung dalawang legs, opposite and adjacent. So, i-recall niyo po yung aking mnemonic na engineer kanina. Diba? Anong dun sa so, ka, towa ang gumagamit ng opposite at adjacent. Kasi ang given natin na information ay opposite at adjacent. Okay? Diba po yun yung? Okay. Tama po. Tangent. Yan. So, since we have been given the length of the sides that form the right angle, the legs, sa right triangle, ang tawag po natin sa side AC at side BC in this case are the legs. So, to find, say, let's say, angle A muna, okay, this angle here, yung may red arc,
we just need to use tangent because tangent towa, opposite over adjacent. Okay? So, plugging in our value. So, ayan ulit. So, opposite is, ang opposite ng angle A is ito, 18.5 centimeter. Ang adjacent niya ay 14.2 centimeter. So, the top number should be 18.5 centimeter while the bottom number is adjacent, yung katabi niya na 14.2 centimeter. Okay, what is 18.5 divided by 14.2? It's equal to approximately 1.3028. So, kung atin po uling, ikikiin yan sa ating, okay, papakita ko ulit, so tandaan na lang natin, 1.3028 yung ating ipa-plug in. Okay. Let me share again that emulator na ginagamit ko. Okay, pasensya na, kailangan po para po ma-familiarize kayo sa mga keys ng calculator. So, I have to show this every now and then. Okay. Clear po natin uli. Ang ating pong kinukuha ay tangent. Okay, so kanina nagkamali ako. So, dapat lesson natin yon. So, kung makikita ninyo, wala pong tangent dito sa emulator na nakuha ko. So, what I intend to do instead is gagamitin ko po yung ratio na tangent po kasi sa trigonometric identity is sine over cosine. So, ang ating value kanina ay 1 point, okay, tingnan ko po ulit. It's actually 1.3028. Yun po yung nakuha natin kanina. Ni-round off ko lang up to 4 decimal places. So, let me key in 1.3028 for both sine and cosine. Okay. So, dito rin sa add sign po dapat pala. Okay. Arc sine. Because we're after the angle. Arc sine ng, okay. And then sa baba, ang gagamitin naman po natin ay arc cos. Second function, kasi sine over cosine is tangent. 1 point, same number, 3028. Yan. So, ano po ang magiging angle natin? Okay, okay, ayan. So, something, probably nagkulang ko ng parenthesis. Yan, yun na po. Okay. So, since yan po yung ating sagot. Okay, so, anyway, i-round off natin. So, ang final answer, yun pa rin. Okay. So, because I use comma. Yan. So, yan po yung kailangan tayong careful. Pag key in ng anything goes po pag live. Ayan. So, ayan na. Tama na po yan. Okay. So, ang ating magiging, hindi pa rin. Ano po yung mali? Hindi ko pa rin nabago. Kama pa rin yung gamit ko. Sorry, malabo na ang mata. Ayan. Kama. Ano ba siya? 1.8. Yun. Okay. So, I'm having, balikan ko na lang po yung aking emulator na na-download po kasi ay walang tangent. Okay, so, pero kung tama po na may tangent, so ang kalalabasan po dapat, so don't forget na arc tan yung kailangan natin, our final answer would be approximately 63 degrees. Okay, so nung tinry ko siya kanina, nag-63 degrees. So probably, meron lang po akong naki-in na room. So mamaya i-check po natin. So therefore, nakuha na natin yung A is 63 degrees. That's our second unknown. So, ito naman po yung susunod. Of course, to find the measure of our angle. So, yung isa pang angle, yung okay. So, kailangan lang po natin kunin yung complement ng okay. Yung complement po na 63. So, the complement of 63 is 27 degrees. So, that is our final answer for angle B. Okay, so proceed na tayo sa ating activity 1. So, sa ating activity 1, we are just asked to answer the following question. Simple questions lang po.
So you're asked to list the trigonometric ratios or ratios of B that involve the measure of the hypotenuse. So doon sa ating mnemonic na SOCATOA. So ano po ba yung may merong kumaga may hangin sa dulo? SOCATOA. Di ba po yung unang dalawa, which is sine and cosine. So for us to be able to involve the hypotenuse, so kung may problem tayo na kailangan nating involve ang hypotenuse, our answer would be, therefore, we use sine or cosine function. So welcome po, meron na dagdag sa ating mga kasama. Okay, 23.32 po ba yung C? Ayan, so yung, okay, balikan natin nagtanong C, yung ating pinaka-early bird kanina. So sabi niya, ano daw yung C? 23.32 po ba yung C? Ayan. Opo, tama siya. Okay? So, binalikan ko lang para ngayon ko lang kasi nabasa yung kanyang comment. So, kasama din natin uli yung mga taga South Sindangan District 2. Ayan. Si Fraylin Dadan. Welcome. Good afternoon sa inyo. So, kanina elementary school. Meron pa rin tayong nanonood from elementary school. Ayan. So, ang ating answer, 63 degrees yung angle A. Therefore, ang complement niya, which is angle B, is 27 degrees. Okay, let's go now to activity 2 para mas mabilis po tayo. Ayan. So, nasagot na natin na ang kailangan nating involve kasi nga yung may H. So, what functions will involve yung mga H? So, yung SOCA, sine and sine or. So, either of the two, sine or cosine functions. Now, may follow-up question siya. So, ano ang kailangan nating maalala or what will help us determine which trigonometric ratio to use when we are solving for an unknown part of a right triangle. So, bukod dun sa mnemonic na SOCATOA, kailangan din po natin, the tricky part here is for us to locate easily kung ano ang opposite at adjacent. Halimbawa po, ang ating angle in question ay B. So, our theta is B. So, ang opposite niya is CT. So, yun ang magiging opposite. Tapos naman, yung pinakamalapit sa kanya is side BT. Okay, so that's the trick. So, of course, the easiest to locate is the hypotenuse. Siya lang lagi yung opposite ng right angle. Pero yung pinaka-tricky part po is for us to find which is the opposite and which is the adjacent side. So, halimbawa, sa example po na to sa figure natin, na kinuha ko rin sa module from Dep. Ed. Negros Oriental. So, ang angle B, ang ating theta, let's say, so, ang kailangan nating i-involve, kung we're after T, let's say we're after T. So, anong kailangan natin na gamitin? Is it sine or cosine? So, kung if theta is at B, at given yung adjacent, so of course, we have to use cosine. Because given yung 15 and we're solving for T. So, the trick there is for us to locate easily the opposite or the adjacent side as the case may be. Okay, so for our activity 2, ayan, so kailangan ko na naman po yun ipakita yung, okay. So halimbawa, we have to find cosine 85, yan yung tanong dyan sa activity 2. Use your calculator to determine the value of cosine. Pwede rin sumagot yung mga ating active online participants. So if you have the answer, what is cosine 85? Round off your answer to 4 decimal places lang. Okay, so kailangan lang niya. Let's say, hanggang up to 4 decimal places. So what would be the answer? Okay? So, bago ko po ipakita yung emulator. So may mga opinion ba kayo? What is the value of cosine 85? So sa mga advanced na alam niyang gamitin yung calculator nila. So while I'm preparing, so cosine 85 yung ating kailangan. So hindi na tayo ngayon mag-arc kasi kailangan natin ng value. What is the value of the function when theta is 85? Okay? Yan. So just press cosine 85 and the answer is 0. Ayun, nakita nyo kanina. But if we will round it up to nearest up to 10,000s, okay, 10,000s, so 4 decimal places, our final answer would be 0.087, okay, ang kasama ng
1 ay 5. So, magiging 0.0872. Okay, so in-round up to 4 decimal places. So, depende po yun sa anong ini-instruct sa module ko. 4 decimal places or 5 decimal places and so on. But approximately, it's 0.872. Okay. Ano ba yung ating kasama sa module? Okay, we also have yan. Paano pag kailangan naman natin ay tangent? Okay, ang next question ay tangent. 35. Ayan, pinakita ko na para mabilis. So, same order kasi ito meron siyang pinadownload ko sa emulator, wala. So, tangent 35. So, we just press tangent. Make sure it's in degrees. Kaya may tangent degree dyan. 35. So, the answer is 0.7002. That's rounded off again to 4 decimal places. Okay? So, the answer is 0.7002. Okay? Yan po. Paano naman, kung ayan, sa activity 2, part 2, we're asked to find the size. So, kagaya ng mga ginagawa natin sa example 1 and 2 kanina. If we're after the size of the angle, okay, and we want in factorize it to the DMS form, degree, minutes, seconds form, sa accurate form niya. So, halimbawa, we're after sine theta. What is theta when the value of sine is 0.529? Okay, so yun, ganun po yung gagawin natin, yung pinakita kong order kanina. And what would be the answer? Sige, mga online participants, what if you were able to pay attention kanina and you have your calculator at hand, okay, kagaya ng meron ako ngayon, what is the value of that angle theta at 0.529? Okay, let's do it together. Okay, so, tapos, kailangan ang sagot natin ay, sabi in nearest degree. So, ira-round off natin, kung halimbawa, 41.93 siya. So, you have to round it off to nearest degree, which is, dadagdagan nga natin, magiging 42. So, kung halimbawa, 41.93 siya. So, ano po ang sagot ninyo sa sine theta? What is theta when sine theta is equal to 0.529? Ayan. Okay, so welcome po sa mga taga Sambuanga. Meron din nanonood po sa atin from Sambuanga, San Jose National High School, Serio Osmeña 3. Okay, so ano po ang sagot ninyo, mga grade 9 students? So kailangan ma-practice natin to. Okay, kailangan ko sigurong ipakita uli. So, pakita ko po uli yung aking screen for the emulator. So, sign naman siya. So, meron. Okay. Share ko na kayong buong screen ko para hindi na ako na. Okay. Share ko na yung buong screen para ayun na agad yung emulator natin. Okay. So, yan po yung nakikita nyo. So, kailangan natin kunin ang value ng theta. So, since theta yung hinahanap, so we just press second function, sine, ano yung value na, kumbaga naka-ratio na siya, na-divide na. It's 0.529. Yan. It close. Don't forget to close the parenthesis. So, ang sagot po ay, kaparehas ng sagot ko rin dito sa aking calculator. Yan. Approximately 32 degrees. So, the answer therefore sa ating activity 2 ay 32 degrees. Yan. Ngayon naman, sa letter B, okay, sa assessment na tayo, using the figure below, find the unknown parts of the given triangle ABC. Okay, so ngayon, sa example na isang assessment na lang po siguro tayo, so ito na po yung last. So using the figure below, find the unknown parts of the right triangle. Okay, yan. So malapit na po mag-find. So ano yung mga unknown parts? Kasi given na yung angle A is 15 degrees, angle C, rather side C, the hypotenuse po pala. The hypotenuse is 37. What is the measure of side A? Okay. So, ang ating kailangan lang ay find, isang side lang po pala mahanapin. Find the measure of segment BC na ang tawag natin sa kanya ay side A. Then, so, how long is segment BC?
So, tingnan nyo ngayon yung given. Analyze natin ano ba yung given na angle. So, our theta is 15 degrees. Ayan, ayan ang ating theta. So, therefore, kung i-involve natin yung A, so, opposite yung A ng angle A, di ba po? So, meaning, and our provided side is the hypotenuse. So, we will be using SO. S, O over H. So, sine theta or sine A in this case is opposite over hypotenuse. Okay? So, ano ang ating kailangang makuha? Diba? We're looking for opposite. So, parang ano lang, cross multiply lang. So, sine 15 degrees times 37. Okay? And what is sine 15 degrees? Because our angle A is 15 degrees times 37. Yun na po yung final answer. Yung product ng sine A and 37. And the value of sine A times 37 is equal to 9.58. So, yan po yung ating final answer. Therefore, the length of side A is 9.58. Let me check it. So, sine 15 times 37 is equal to 9.58 units. Okay? Ngayon, ayan na po yung ating last example. So, as what I said, so, kung mapapansin nyo, same pa rin yung ating, may given yung isang angle at given ang isang side. So, kung ang given side, let's say, ay opposite pa rin. But this time, we're after the hypotenuse. So, since opposite over hypotenuse, so, mapapansin nyo sa aking slide, ang ginamit ko pa rin ay sine. Okay? So, ipapakita ko na lang po yung final answer. Ayan. Okay, para may pattern kayo. But since we're after, unlike kanina na we're after the one of the legs, if we're after C, the hypotenuse, so magiging division siya. 10, kasi mas mahaba yung hypotenuse compared with the legs, di ba po? So 10 divided by the decimal value of sine 49. And yan po yung kalagasan. Okay? So yan po yung ating last example. So as what I said, kagaya po kanina ng paulit-ulit namin pinopromote. So, panoorin niyo po ang ating mga binobroadcast live na E2Live session. So, kung meron po kayong gustong balikan, panoorin niyo po kami sa YouTube channel namin sa DepEd EdTech Unit. Meron po rin nag-stream na DepEd Philippines. At patuloy niyo pong suportahan ang ating DepEd TV. Up next na po si Tutor Abhil para sa Math 10. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo para sa week 2 ng ating fourth quarter. Maraming salamat po.